Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw ay magluluto tayo ng ginisang munggo with crispy lechon kawali. Sa kaldero, mayroon na akong tubig. Maglagay tayo ng 2 teaspoon na asin at sibuyas at ganun din bawang at dahon ng laurel. At lagyan din natin ng mga 1 teaspoon lang din na paminta. At ihalo ng kaunti para lang matunaw yung ating asin. At ilagay na natin yung ating liyempo. At takpan lang hanggang sa kumulo at lumambot na yung ating liyempo. Habang pinapalambot natin yan, sa isang kaldero, mayroon na rin akong tubig na pinakuluan. Ilagay na natin yung ating munggo. Nanahugasan ko na rin yan at nababad ko na yan ng una. At pagkatapos din yan, takpan lang din natin ulit hanggang sa maluto rin yung ating munggo. At pagkaluto ng ating munggo, tanggalin muna natin yan sa kaldero at ilagay sa bowl. Habang ginagawa natin yung mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. Pagkatapos niyan, babalikan natin yung ating liyempo. Luto na siya at saka malambot na rin. Tanggalin na natin yan sa kaldero at saka ilagay sa strainer para patuluin hanggang sa lumamig. At sa kaldero na tinanggalan natin ng munggo, ilagyan natin ng mantika at painitin at igisa na rin yung bawang. Ihalo lang hanggang sa maluto at saka maglabas siya ng kanyang aroma at isunod natin ilagay yung sibuyas. Ganun lang din, ihalo lang din. Pagkatapos, antayin natin hanggang sa mag-translucent at ilagay na rin natin yung kamatis. Ganun lang din, halo lang din natin yung kamatis, the same process. At ilagay na rin natin yung tinanggal natin kaninang munggo, yung nilaga natin. Ganyan lang. Ihalo lang din pagkatapos nyan, yung broth na pinakuluan natin kanina sa ating liyempo, yun na lang din ang isasabaw natin. Pero gamitan natin ng strainer para hindi masama yung mga nilagay natin pang ibang gulay dyan. Yung mga spices natin para mahiwalay siya. Ganyan yan hanggang sa ihalo lang din natin hanggang sa kumulo. At siguraduhin mo lang din naman na matanggal mo yung toast na nakadikit sa gilid ng ating kaldero. At takpan muna natin hanggang sa kumulo. Pagkakulo niyo mga kalasa, kunting halo lang at maglagay na tayo ng sealing green. At tikman na rin natin dahil hindi na natin kailangan siguro maglagay ng asin or panimpla kasi templado na yung broth na nilagay natin kanina dyan, yung nilaga sa ating baboy. Pagkatapos, ilagay na natin yung alugbati. Ihalo lang hanggang sa isang kulo lang, luto na yung ating ginisang munggo. At isit aside muna natin habang lulutuin pa natin yung ating lechon kawali. Ito na yung ating pinalamig na liyempo. Ipat dry na lang natin ng paper towel para masigurado lang natin na talagang tuyo na siya. Dahil malamig na rin din naman, yun na lang, anuhin na lang natin ng mga excess na water niya, tanggalin para matuyo na rin talaga bago natin siya prituhin. Pagkatuyo na yung ating liyempo, ganyan lang tusukin natin ng tinidor para mamaya anuhan siya pag pinirito natin, hindi magputukan.
Pagkatapos, irarap natin ng asin para magkaroon na rin ng timpla din yung balat ng ating liempo. At sa kaldero, nagpainit na ako ng mantika at siguraduhin mo lang talaga na mainit yung mantika. At takpan mo agad para maiwas kang matalsikan. Dahil sigurado yan, hindi maiwasan, magpuputukan yan. Pagkatapos na medyo humina na yung kung ano niya, nagtahimik na yung mantika mo, hindi na siya talagang sobrang ingay ang kulo. At buksan na natin at saka baliktarin para maluto naman din yung kabilang side. Pero since naluto naman talaga na yan, pero ang purpose natin, pinirito natin siya para maging crunchy at saka mag-brown ang kulay. Pagkatapos niya na okay na nag-brown na yung both sides, yung magkabilaan, tanggalin muna natin at saka palamigin dahil i-prepared naman natin siya para sa second fry. Ilagay muna natin yan siya sa strainer para makatulo ulit at the same time talagang makalamig siya. Pag napalamig mo na ulit, painitin natin ulit yung mantika na mainit talaga siya. At saka ilagay natin ulit para lalong malutong yung balat ng ating lechon kawali. Magiging crunchy siya lalo. Tingnan mo mga kalasa, tingnan mo. Sa pangalawang fry natin, medyo nagpuputok-putok na yung balat niya. Ibig sabihin, crunchy-crunchy na siya. At ganyan lang, pagka nakita mo naman na okay na siya at saka bantayan mo lang din para baka mamaya ma-overcook naman siya at sa mga masunog. Pero pag nakita mo ng crunchy na siya at saka malaman mo naman din dahil ang balat niya nang iba na, tingnan mo talagang nagputok-putok na siya. Kaya tanggalin na natin yan at saka ilagay sa ating chopping board at saka hiwain. Sobrang lambot niya at saka tingnan mo napaka-crunchy, sobrang lutong din ng balat. At tingnan mo natutulo pa yung juice niya, juicing-juicy yung ating lechon kawali. Ang ganda ng pagpalambot natin dahil hindi siya na-overcook, hindi nag-dry yung ating karni. At saka napakadali niya lang hiwain, oh, napakalambot. Pagkatapos niyan mga kalasa, ilagay na natin yan sa ating serving plate. Na napakadali niya lang gawin at sigurado na naman mag-i-enjoy ang buong family sa kanilang masarap na hapunan. At mayroon ka namang bagong recipe para sa holiday season na lechon kawali. Ganun lang din ang paggawa, napakadali lang, simpleng-simple lang at saka napakalambot niya at tamang-tama lang simpleng luto. At sigurado kung gusto mo naman ganyan ang lutuin mo sa holidays, dami-damihan mo na lang syempre, pero ganung dublihin mo na lang din. Kung doble halimbawa kalahating kilo, gawin mo siyang 1 kilo, di dublihin mo rin yung recipe na nilagay mo o yung mga ingredients. Ganun lang kasimple mga kalasa, napakadali lang, kaya talagang wala namang hindi marunong magluto sa simpleng paraan. Isiserve na lang natin yan mga kalasa kasama yung ating munggo. Ito na mga kalasa, presenting yung ating ginisang munggo with lechon kawali na talaga namang sobra ang sarap at match na match siya sa combination at kanin na lang ang kulang at sigurado na naman talaga na mapapa-extra rice ka. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, tingnan mo. Juicing-juicy yung ating lechon kawali. Tamang-tama lang yung pagkaprito natin. Hindi siya na-overcook, hindi nag-dry yung karni. At ang munggo naman din natin, napakasarap din. Simple lang din naman ang ingredients, kunti lang. Pero talagang match na match sa ating lechon kawali. Kaya mga kalasa, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!